Alam ba ninyo na ang pagtatatag ng simbahan ng Aglipay ay hango sa pag-aklas ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila laban sa mapagsamantala noong mga Kastilang pari o praile? Taliwas ito sa paniniwala ng marami na kaya daw naitatag ang Aglipayan Church ay nais nilang alisin ang pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari. Sa madaling salita, ang pari daw na nagtatag nito ay gusto raw na magkaroon din ng pamilya habang siya ay naglilingkod bilang pari. Ating alamin ang tunay na kasaysayan ng simbahan ng Aglipay. Si Gregorio Aglipay ay isang aktivista at isang paring Romano-Katoliko mula sa Ilocos Norte na kalaunan ay naging ekskomunikado ng Noy Arzobispo ng Maynila na si Bernardino Nozaleda y Villa sa kasong pagsimula ng pagkakahiwalay ng relihiyon sa Papa. Noong digma ang Pilipino, si Isabelo de los Reyes, na kilala rin sa tawag na Don Belong, at si Aglipay ay kumilos upang bigyan ng reforma ang Pilipinong kaparian ng Katoliko. Si Aglipay ang nagtawag at nanguna sa mga Pilipinong pari na bumubuo sa Filipino Ecclesiastical Council Paniki Assembly bilang pagtugon sa manipesto ni Apolinario Mabini na humihikayat sa mga Pilipinong kaparian na mag-organisa ng pambansang simbahan ng mga Pilipino o Filipino National Church. Siya ay isang miyembro ng Malolos Congress, ang nag-iisang miyembro na galing sa sektor ng relihiyon bukod sa pagiging kinatawan ng Ilocos Norte. Siya ay isang pinuno ng gerilya ng Ilocos Norte noong panahon ng Philippine-American War na may ranggong Lieutenant General. Di nagtagal, si Aglipay at si De Los Reyes ay itinatag ang Philippine Independent Church noong 1902. Ito rin ay kilala bilang Philippine Independent Church sa English o Aglipayan Church. Ang bagong simbahan ay itinatanggi ang espiritual na kapangyarihan ng Papa na noong panahon na iyon ay si Pope Leo XIII at tinanggal ang celibacy requirement sa mga pari o ang pagbabawal sa pag-aasawa ng pari. Noong panahong iyon, ang kanilang mga miyembro ay pulos mga dating mga paring Katoliko. Nakakuha ng pansin si Aglipay sa mga Masons dahil sa ibang konsepto ng teolohiya at pagsamba. Siya ay sinuportahan ni Miguel Moraita, ang Grand Master ng Spanish Orient Lodge of Freemasonry sa Madrid. Si Aglipay ay naging Mason noong 1908. Ang historian na si John N. Schumacher ay naniniwalang si Moraita at iba pang hindi Pilipino na taong nag-aklas ang nagtulak kay Aglipay upang pamunuan ang pagkakahiwalay nito sa simbahang Katoliko dahil inaayawan nila ang mga gawain ng Catholic Religious Order sa Pilipinas sa halip na sa dahilang nasyonalismong Pilipino. Ang bagong Iglesia Filipina Independiente ay inireformang Latin Tridentine Liturgy. Ginamitan nila ito ng vernacular sa pagsamba. Ginawa nilang modelo sa kanilang liturhiya ang Anglican Book of Common Prayer. Ang misa ay isinasalita sa Spanish, ngunit ginagawa rin nila ito sa Tagalog. Kapag siya ay pumupunta sa ibang bansa, bumibisita rin siya sa iba't ibang mga simbahan. Nabuo niya ang kanyang teolohiya, papalit-palit na sa di niya pagtanggap sa divinidad ni Jesucristo at sa konsepto ng tatlong persona at naging theologically unitarian na ang kanyang paniniwala. Hindi ito tinanggap ng ibang opisyal ng simbahang Iglesia Filipina Independiente. Ang pagiging unitarian niya, pagiging rationalista, at pagkakaroon ng progresibong mga ideyang theological ay mapapansin sa Katesismo ng Simbahan, 1905, Officio Divino, 1906, at sa kanyang novena. Pagsisiyam sa Birhen sa Balintawak, 1925, at ang English translation nito na Novenary of the Motherland, 1926. Dahilan sa paniniwalang ang pagtatayo ng simbahang ito ay bunga ng pagiging nationalistic ng mga namuno dito, nakakuha ang bagong simbahan ng napakaraming mananampalataya at miyembro. Ngunit nabawasan ng husto ang mga naniniwala dito kalaunan sa kadahilan ng pagkakaroon ng pagkakahati-hati at di pagkakasundo sa doktrina ng mga namumuno dito. Noong natapos ang Philippine-American War noong July 1902, nagdesisyon ang Pamahalaan ng Amerika sa Pilipinas na ibalik sa simbahang Katoliko ang mga parish buildings na naging Aglipayan noong Philippine Revolution.
Ito ay isa pang kadahilanan kung bakit nalimitahan ang paglago ng simbahang ito. Maraming tensyon sa loob ng simbahan simula pa lamang sa pagitan ng mga liberal na tagasunod ni Aglipay at mas tradisyonal na mga miyembro nito. Di naglaon, nagkaroon ng paghati. Pagkatapos pumanaw ni Aglipay noong taong 1940, ang korte ay binigay ang pangalan at mga assets ng simbahan sa Trinitarian Faction. Ang ibang grupo ay pormal na sumapi sa ibang denominations, kasama ang Episcopal Church at ang American Unitarians. Noong taong 1961, ang Iglesia Filipina Independiente ay sumama sa Anglican Communion at ang mga obispo nito ay nakonsegradong muli sa historic succession ng Anglican line. Sa ngayon, ang mga Aglipayan sa Pilipinas ay mayroon daw di kukulang sa 6 hanggang 8 milyong miyembro, na karamihan ay nasa bandang hilaga ng Luzon, lalong-lalo na sa rehiyon ng Ilocos, sa lalawigan ng Zambales, sa Timog Luzon sa Cavite, sa ilang parte ng Visayas katulad ng Antique, Iloilo at Guimaras, at sa hilagang Mindanao naman ay sa lalawigan ng Misamis Occidental. May mga nakikita rin congregation sa komunidad ng mga Pilipino sa North America, Europe, Middle East at Asia. Ang simbahang ito ay pumapangalawa sa laki sa single Christian denomination sa bansa, pagkatapos ng simbahan ng Katoliko Romano na bumubuo sa 6.7% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Ngunit sa 2010 Philippine Census, mayroon lamang na italang 916,639 na miyembro sa ating bansa o higit kumulang sa 1% lamang ng ating populasyon. Ang ilan sa mga miyembro ng simbahan, katulad ng mga nagtatag na sina Aglipay at De Los Reyes, ay mga aktivistang politikal, kadalasang kaugnay sa mga grupong progresibo at ipinaglaban ng nasyonalismo, anti-imperialismo, kalayaan, at labis sa pagkondena sa extrajudicial killings. Kadalasan silang nagiging biktima ng pwersahang pagkawala o di paglitaw. At tinatawag silang leftist ng pamahalaan. Isang halimbawa dito ay ang Obispo Maximo IX na si Alberto Ramento na pinatahimik noong 2006 sa pagiging kritiko ng pamahalaan. Ang Iglesia Filipina Independiente ay pinanatili ang historic threefold ministry ng mga obispo, mga pari at deacons. Ang mga obispo ng simbahang ito ay kinukuha ang apostolic succession sa Episcopal Church sa United States of America, na kung saan ito ay unang binigay noong April 7, 1948. Sila ay nag-o-ordinary ng mga kababaihan. Ang simbahan ay pinapayagan ng kanilang mga kaparian na mag-asawa kung nais. Noong May 2019, si Emeline Dacuicui ay naging unang babaeng na ordina bilang obispo ng Iglesia Filipina Independiente. Ang Aglipayan bishops ay nakikilahok sa mga demonstrations na sumusuporta sa Reproductive Health Bill, isang batas na kung saan pinapalawig ang paggamit ng mga contraceptions at edukasyong sexual, mga paniniwalang kinokondena ng simbahang Katoliko at iba pang Christian denominations sa katahilan ng moral. Ang Iglesia Filipina Independiente ay nagkaroon na ng violenteng kasaysayan laban sa mga LGBT community. Ngunit noong 21st century, ang posisyon ng simbahan ay nagbago ng husto hanggang sa ang pamunuan ay humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng official statement sa komunidad ng LGBT. Ang simbahan ay kinikilala na nagpakita ito ng hindi pagpansin sa mga taong LGBT at pinaramdam sa kanila na sila ay may mas mababang estado. Sa pagpapahayag, nakasama rito na nararapat na magkaroon ng shared dignity, common humanity at nararapat lang tanggapin at yakapin ang anak ng Diyos kahit ano pa ang orientation or preference nito. Ang apology statements na ito ay unang lumabas noong 2014 na kung kailan may nagsaad ng kanyang saloobin ng isang gay man sa isang church plenary na nagtatanong din kung ano ang plano ng simbahan sa mga sexual minorities. Ito ay nagresulta sa mga diskusyon ng mga bagong halal ng mga opisyales ng National Youth na pinamunuan ng isang gay president at lesbian na vice president. Ang posisyon ng simbahan tungkol sa mga taong LGBT ay naging opisyal noong February 2017 sa buong simbahan. Ang mga kilalang simbahan ng IFI. Sa dahilan ang pinanggalingan ng simbahan ng Iglesia Filipina Independiente ay ang simbahan ng Katoliko Romano, hindi gaanong naiiba ang mga church buildings nito sa una.
Ang ilan sa mga kilalang simbahan nito ay ang mga sumusunod. Cathedral of the Holy Child. Ang katedral na ito na matatagpuan sa Ermita, Manila ay ang National Cathedral of the Philippine Independent Church na kung saan nananatili ang Obispo Maximo. Ito ay dinisenyo ni Carlos Argüelles. Ang pagtatayo ng simbahang ito ay sinimula noong 1964 at inagurahan noong May 8, 1969 sa okasyon ng 109th birth anniversary ng unang obispo nito na si Maximo Gregorio Aglipay. Ang simbahan ay gawa sa semento at kahoy at naging kilala sa pagkakaroon nito ng suspende na hugis at sulok na bloke at mayroong nakahilig na mga pader na hugis trapezoid. Maria Clara Church. Ang Maria Clara Church ay matatagpuan sa Santa Cruz, Manila. Ito ay orihinal na itinayo bilang estrukturang yari sa kahoy noong taong 1923, ngunit naging konkretong struktura na noong taong 1950s. Noong nasira ang orihinal na katedral ng IFI sa Tondo noong World War II, ang simbahan ng Maria Clara ang naging pansamantalang opisina ng Obispo Maximo bago malipat ito noong taong 1969 sa kasulukuyang Cathedral of the Holy Child. Ito rin ang naging tahanang parokyal ng pang-apat na Obispo Maximo na si Isabelo de los Reyes Jr. na kung saan siya ay naordina bilang pari noong taong 1923 at nahalal bilang Supreme Bishop noong taong 1946. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe.